Oh, putok-batok na naman. Hindi ah, mukha lang chicharon bulaklak pero kabuti lang yan. Yung paborito ni Mario at siguradong magugustuhan mo din. Madali pa to sa AC, tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food! Shoutout sa isa nating viewer na si PJ Espinosa. Nagre-request siya ng recipe sa gulay na makakain ng mga bata. So, meron ako ditong oyster mushroom at alam ko hindi gulay ang mushroom. Pero meron naman tong health benefits tulad ng gulay. So, ituring na lang natin tong gulay para sa ngayong video. Alright, yan. Linis ko na yung mga mushroom. Hindi ko yan hinugasan sa tubig, no? Kasi para yung sponge, sisip-sip yan ng maraming tubig. Baka hindi lumutong kapag pinirito natin. So, ginawa ko, pinupunasan ko lang yan ng basang tissue. Matatanggal naman yung mga debris niyan. Tapos, pwede nyo yan pilasin ng buo, no, ng tuluyan para makagawa kayo ng maraming piraso. Pero ako gusto ko intact pa rin, no. So pinipilas ko lang halfway para buo pa rin at madaling iprito. Tapos yung parang stem niya, ini-split ko lang into two. Once ma-prepare natin lahat ng mushrooms, gawa na tayo ng ating wet butter. Meron ako ditong breading mix. Tapos naglagay ako ng garlic powder, paminta, and then scrambled egg, 1 piraso. Haluin lang natin yan na mabuti, tapos kapag medyo malapot, ilusin lang natin yan gamit ang cold water. Pakunti-kunti lang, hanggang sa makuha nyo yung consistency tulad nito. Alright, and then pwede na natin ilagay yung ating mga kabuti. Tulad ng sinabi ko kanina, parang sponge yan. So i-absorb niya ng ating wet butter. Makikita nyo mag-wilt yan. Haluin lang natin mabuti hanggang makoat lahat ng piraso ng ating mushrooms. Next, ang ating dry butter. Meron ako ditong 1 tasa ng harina at 1/2 tasa ng cornstarch. Pwede kayo maglagay dyan ng asin, paminta, ano pang pampalasa. Pero ako hindi na since gumamit naman tayo ng breading mix kanina. Alright, tas dyan natin i-coat ang ating mga mushrooms. Press nyo lang para siguradong kumapit yung ating harina at yung mga singit-singit mapasok ng ating harina para naman malutong kapag ating ipinirito. Alright, ayan, di ba? Enjoy yan. Hanggang sa makoat na lahat ng piraso ng ating mushrooms. Yan, kaya pinatiayan, kaya malaki pa rin, no? Hindi ko iniiwan ng maliliit para, ayan nga, madaling iprito, o, di ba? Isang laglagan lang. Ayan, tas prito lang natin yan hanggang maging golden brown and crispy. Kung gusto nyo yung tulad ng mga nabibiling mushroom chicharon, iprito nyo lang ng mas matagal, no? Para maging crispy yung hanggang loob. Or yun nga, pilasin nyo ng mas maliliit na piraso. Pero ako, trip ko kasi, nalalasahan ko pa rin yung natural na lasa ng mushroom. Kaya ako, yung labas lang yung pinapa-crispy ko. Tapos yung loob, medyo may kunat ng konti para nalalasahan ko pa rin yung mushroom. Nasa sa inyo naman yan. Once maprito na natin lahat yan, ihandaan nyo na rin ang inyong paboritong sausawan. So kung isa-serve nyo to sa mga bata, iserve nyo lang kung ano yung sausawan na gusto, na alam nyong paborito nila or gusto nila, na alam nyo rin, syempre, na babagay dito sa pritong kabuti. Di ba? Pero ayan, pag yung isa-serve nyo sa mga matatanda, ayan, pwede nyan mga suka, no, spicy vinegar, pwede pang ulam, pwede pang pulutan, no? Di ba? Mas maprito na natin lahat, pwede na yan deserve. And now, look at that. Ayan, tulad ng sinabi ko, no, sana magustuhan to ng anak nyo nang nag-request nito o ng mga nakakapanood nito. Ayan, pag kasi ako nung bata ako, basta malutong ang kinakain ko, crispy, di na ako nagtatanong kung ano yun, no? Kaya malamang ko magugustuhan naman to ng mga anak nyo since masarap naman talaga ang kabuti and partneran nyo ng paborito nilang sausawan. Kung may request kayo, lagay nyo lang dyan sa comment section. Para sa marami pang recipes, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Tipsy Goes Random. Follow nyo ako sa Facebook, Pimp Your Food. Follow nyo ako sa TikTok at Kev_Andrade. Maraming salamat sa palagi nyo panonood, pagtangkilig, pagsuporta, pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyo lahat. Peace!